Okay. Okay, anyway, I'll just a warning, sir. Can you give me just a warning for now? Well, because of the blitz today, it's no warning. Okay. Pinahinto yata ako dito, mga sir. Tignan natin kung anong violation natin. Tayo ba o truck follow me for inspection, sabi. Sir! Good morning, sir. Good morning. Have a quick look at your stuff, okay? Driver's license, yes, sir. Registration, insurance, those documents. Yes, sir. I will Any give you. Any problems with truck, sir? So far, sir, no. All good? All good, yeah. I will give you my paperwork, everything. What's in trailer, sir, today? I'm sorry, sir. What's in trailer? Haynes cans. I just pick up canned goods. Canned goods? Yeah, canned goods. Food, right? Food, yeah, yes, okay, sir. Food's good. Yes, sir. Chair, paperwork, everything is right here. Also, is this your truck or company truck, sir? It is mine, sir. It's a loan. That's the paperwork right here. All right, and driver's license. Where are you off to today? Where are you going to? Going back home, sir. Winnipeg, Manitoba. Okay, alright. Yeah. I just pick up and heading back home. Okay. There you go. Alright. Yes, sir. And e-log? Yes, sir. You just have is pre-trip there, circle check for today? Your inspection? Yes, sir. I just My graph, I just did my pre-trip inspection, 16 minutes. Okay. And I also did my history of dispatch notified daily vehicle inspection form just after my pickup at the same time. Okay. All right. Now for Highway 407, yes, this sir. Highway is toll highway. Okay. It requires a specific transponder. To okay. use that, which is similar like an Easy Pass, okay. but is a totally different box. It's a yellow and black one. Okay. Says 407 ETR. That's okay. the only transponder their system reads for the billing. Okay. And if okay. the truck is over 5,000 kilograms, you have to have that transponder to use 407 highway. Okay. If you're under 5,000, a car or a pickup truck, you don't have to have the transponder to use it. They try to bill by plate. But if you're a heavy vehicle over 5,000, you have to have that to use the highway. That's why I stopped you. I didn't see you in the window when you went by. So should I ask to my company for that? Well, company can get it. Somebody who owns the truck technically or operates the truck needs to get a transponder. And then you mount it up in the windshield similar to your Easy Pass. Then you can use Highway 407 whenever you want. But if you don't have that transponder, unfortunately, this highway would be off limits to a truck. Okay, so is there any other option for, can I close this? Is yeah. there any other option that I have to go, sir? Like, because this 407? Yeah, like there's other, like 401 to 400, like there's other highways go east-west. You just have to remember 407 you can't use as an option, right? You oh, have okay. to set your GPS maybe to no toll routes. No toll routes, and okay. And then it would bypass 407 for you, okay? Okay, sir. Or if the company obtains a transponder, you mount it up in the window like your Easy Pass there, then yes. you have the option to use the highway if you want, right? Okay, sir. Okay, anyway, yeah. have a quick look around and give you paperwork and then you on your way, okay? Did I get a... punishment for that, sir? Yeah. I didn't get a punishment for this. Well, there's gonna be a ticket. If you're not from here, I usually first time give company. Yeah, it's my first time to. But
generally driver charge, but if it's first time dealing with you, then I can charge company sometimes first time too. So, but it's a fairly small ticket as far as penalty. But just as a kind of reminder, no, not to use 407. Okay. Okay. Anyway, I'll just a warning, sir. Can you give me just a warning for now? Well, because of the blitz today, there's no warnings today. Oh. So direction from our bosses is they want charges laid today. That's why I'm special out here, just looking for that. So anyway, sit tight. I'll be a few minutes. Okay. Okay. Okay, sir. Seven. Ini-inspection niya. Wala daw akong pang 407 ano. Walang 407, I mean yung transponder ng pang 407. Guys, andito tayo sa ano Toronto, Ontario. Chine-check ni sir yung mga ano-ano doon, oh. Sana wala siyang makita ng ano diyan. Nag-contact naman ako ng pre-trip ko. You have 12 hours and 36 minutes of remaining drive time. Lagay ko sarili ko dito ng ano. Roadside. DOT. Inspection. Itong highway na ito na dinatahak natin ngayon eh dapat meron akong transponder na kagaya rin nito, pero iba kasi 407 ito kasi akalain na kailangan ko ng transponder dito. Bago kasi itong GPS natin eh, nakita nyo naman diba sa mga sumusunod sa atin eh, yung GPS natin ito eh, ito yung binili natin na kabagabago eh, dito naman niya ako di pinapadaan sa 407. Ay, matitikitan pa yata ako. Sabi niya eh, may ticket daw, small amount. Ay nako, hindi ko akalain yun ah. Kumbaga sana nagtrabaho na nga lang tayo, matitikitan pa. At isalam ko na next time
kapag nandito ulit tayo sa Ontario, eh ano pa nga bang gagawin natin kundi i-bypass natin itong 407 na to. Ilagay natin sa no toll yung ating GPS upang sa ganun eh hindi tayo masakote ulit sa pangalawang pagkakataon. Okay. Going to 410 Government Road East, Kapuskasing, Ontario. Tentay lang natin mga kaibigan. Medyo kinikip ni Sir yung mga pagay-pagay. Wala naman siyang ibang makagira sa mga violation ko. Exhibito lang naman. Kasi napansin daw niya na wala daw akong transponder para dito sa ano, sa Highway 407 ng Toronto, Ontario. Guys ha, dito tayo sa Toronto, Ontario. Ito, 407 ito. Nadali tayo. Right, you guys. Habang nasikaso ni sir yung ano, yung mga papeles ang chinichick niya, biniverify niya, pa-init muna tayo ng ating ano, kakainin. Yan. Ay, nako. At pauwi na rin naman tayo ng Winnipeg. Ano pa bang meron ako dito? Meron pa akong mga ilang mga karne naman dito. Meat, kumbaga. Cash out pa to. Mga dalawang araw pa bago ako makarating sa bahay. Meron pa akong latos. Yan. Meron pa akong cherry tomato, maliliit na tomato. At saka meron pa akong ito. Vegetables. Ito. Gagayat-gayat lang ko. Tapos may avocado pa tayo rito na ano. Tapos bayabas. Avocado. Bayabas. Yan pa, sirano yung bayabas ko. Kainin ko na yun mami. So, siram dun. Tapos na to. Pero pinainit ko yung ano. Painit tayo ng gram steak. Tapos chicken breast na 100 gram. Iahalo natin mamaya yan sa ating salad. Painit ko pa ng isa pang ano, isa pang paikutan, mga 1 minute para tama yan. Sana maawa si sir na hindi ako tikitan. Sahay lang din naman, parang ang nangyari lang eh, trabaho tayo pambayad sa ticket. At least next time alam ko na kailangan kong ilagay yung GPS ko sa no toll. Para sa ngayon, hindi ako dadaan dito sa 407 na to. Doon ako sa 401 o 400 dadaan. Mas mabilis kasi rito eh. Yan nga lang. Ganun naman ang nangyari. Yung luma nating GPS, kasi yung mga sumasubaybay sa atin, nakita nyo naman, itong GPS ko na to, bago to eh. Kabibili ko lang mga 2 months ago. Yun, hindi nila niya ako inilalagay sa ganitong lugar eh. Doon ako sa 401 dumadaan dapat eh. Okay, so yun, tapos na yung ano, pagkain. Ang tool muna, mamaya na ako gagawa ng ano, baka mami andyan na siya eh. Hindi pa sa akin kung ano yung kinakalipot ko. Ting.
Sir, I just want to ask to avoid next time. Okay, yep. Hopefully. That says toll rolls allow. Yeah, do avoid. Avoid, next yes. Next time. So if you do avoid, it'll give you a route around, right? So here, this fell out of your book here, but. Oh, okay, sure. Anyway, and everything else is still in there. So this one here is inspection report to account for the time that I stopped you here, okay? Yes, sir. And the explanation in here about the transponders that we discussed, okay? Yes, sir. And the requirement for the truck to have one. I put a website in here obtained from 407ETR.com. Yes, sir. So that's a website company can go obtain a transponder, set up an account, and have them equipped in the vehicle, okay? Yeah, hopefully they will do and that. And if you have transponders, the yellow and black one says 407ETR on it. Yes, sir. And that's in window, then you can use whenever you want, okay? Okay, if sir. You don't, though, just remember, hit avoid on there, and then you don't have to worry, okay? Okay, sir. So this one here is ticket to Trappers, okay? Because I give you warning today for it, but if I find you on here repeatedly, then you get ticket in future. Oh, okay, sorry. Yeah, thank you for that. So this one here says, truck was on the 407 today in the city of Brampton, Ontario with no toll device transponder box. Okay. No points on their safety rating for that one because okay. It's not a safety issue. Okay. Penalty, total penalty, 110. Okay? 110. And they have 15 days options all over here. Second page, solely payment options, the court address or anything to be sent is there, okay? Okay, sir. So just pass that along to them, and then you can go maybe 427 and find a route to home that way, okay? Okay, sir. Okay. But because 427 is a fairly big highway, maybe give you a better route, okay? Okay, sir. Anyway, take care of yourself, okay? Yeah, thank you, sir. Okay. Natikitan. Ewan ko kung sino magbabayan, ako o sa Trappers. Siyempre, ticket natin is 110. Nasaan na ba yan? Ito. The for Trappers transport name 110 total payable. Makita nyo naman. So the violation kumbaga is drive a motor vehicle no toll device, so kailangan may toll device ako dyan. Ngayon, tolls on road cannot be avoided. Okay, so mamaya na lang pagdating doon kung paanong gagawin ni GPS, i-reroute ako para sa ganun. Makahanap tayo ng ibang daanan. Tatawag nga ako doon sa safety. Ito, sabi niya rito, name of the tractor, Trinidad Junior Nestor. Andyan na lahat yung mga details ko. Wala naman akong ano guys, kumbaga sa ano, wala akong minus driver's license. The driver's license kasi hindi naman to totally violation. Violation sa ano, sabi ni Sir, walang violation pero may penalty. Diyan ka muna, diyan ka lang. Okay, mga bang magagawa natin, nandoon na, at least next time lagay natin ito dito para makikita nila. Hindi ko alam kung bibigyan nila ako. Wala pa naman silang ibinibigay na ganito dito eh. Kung sa Trappers, well, kasi kapag mayroon ano, mayroong mga kailangan, automatic naman sila nagsasabing mayroong panibagong ano eh. Niwan ko lang kung magkakaroon ako. Ay, mga kaibigan, at ipagpatuloy natin ang biyahe natin ito. Ewan ko, susuntan ko na lang itong GPS ko na to kung saan tayo padadaanin GPS na to para dito sa highway na to. Doon tayo sa 401 o 400.
Dito tayo sa 407. Huwag dito kasi wala pa tayong transponder. Natali, natali! Natali si Apong Lakay ninyo. Wow! But anyway, ganyan talaga. Magkaroon ng experience tayo sa mga ganitong bagay. Yan guys, nandito na tayo sa 401 Express. Yan. At dito, legal tayong dumaan dito kung kahit wala tayong transponder. Nakabalik tayo rito sa dapat na Toronto. Dapat na karsada na ating tahakin. Guys, andito na tayo sa 401 na express. Either of the two left lanes. Tayong dumaan dito. Ito matraffic talaga dito guys. Kahit anong gawin natin. Ito yung mga traffic. Ito pa nga pang magagawa natin. Alright you guys, andito tayo na ngayon sa Timiskaming Shores, Ontario. Kita niyo naman sa likuran ko, galing ako sa Walmart. Bumili ako ng konting dagdag sa aking grocery. Ayan. At naka-park ako dito. Tingnan muna natin yung gasolina nitong trailer natin, baka maubusan tayo eh kalahati pa. Violation ko 'yon. Pero hindi siya safety violation. Kumbaga. So hindi magkakaroon ng problema yung driver's license natin. Wala tayong minus, pero ewan ko kung anong impact sa company yun. Malamang siguro. Kakaroon ako ng record. But anyway, ganun talaga yun. Ay, ako naman sisihin itong aking GPS dahil sa sitwasyon, settings niya. First time natin, alam niyo naman, bago lang yan. At least naman ngayon, alam ko na, kaya kahit pa paano, iiwasan ko na yon. Para sa ganun hindi na maulit muli. Kasi siyempre, alam ka naman, nangyari na nga. Tapos, hindi ka pa next time, mag-iingat, careful. Hindi parang ang nangyari niyan, nagtatrabaho lang pambayad ng ticket. So ang bali babayaran ko doon is 110. Yan doon sa resibo natin. 110 Canadian dollar. Babawas na lang nila 'yon sa aking sa bayad sa akin. Babayaran nila kasi sa kanila na pangalan. Ganun talaga. But anyways, bumili ako nito guys. Gusto kong share lang sa inyo. Blender. Kasi mainit, gusto kong i-blend yung mga prutas-prutas tapos lagyan mo ng yelo, parang smoothies ba. Wow. Diba? Pagka yung parang nabibili sa mga yung palami, yung smoothies ang datingan, ang nakikita nyo, parang kasi sabar na sabar, init. At bumili ako ng wild salmon fish and oil supplement, vitamin. Beta-vitamin naman tayo, paminsan-minsan. Dalawang klase yung binili ko niyan. Ayan. Share na lang kami ni Mrs. niyan. At saka tortilla, pambalot ng ng aking kinakain, veggies, kasi medyo nagbabawas tayo ng timbang. At saka inaano ko yung carbohydrates ko. Hindi muna ako nagkakakain ngayon ng kanin, kaya ganun. At ayan, tingnan natin.
Ang laman ng aking fridge yan. Wala na, halos wala na pala. Tapos ilagay ko lang ito dito sa loob. Ito lang muna. Dalawa. Para meron, dalawa binili ko para sa bahay. Kasi pauwi na rin naman ako. Tapos ito. Broccoli. Yan. Meron pa akong ano rito. Avocado. And meron pa akong kung anong prutas meron ako dyan. Tomato grapes, yung maliliit. Tapos yung ano ba yun. At may karne rin ako dito sa loob. Karne pa ako dito. Alright. Ayan guys. At syempre, alam nyo naman, sila kain medyo nagpapawis. Dito lang yung aking dumbbell. Yan. So, paano mga kaibigan? Kita-kita ulit tayo sa susunod na video vlog natin. At maraming salamat, no, sa inyong walang sawang pag-support at panonood sa mga video vlog ko. Thank you talaga guys. Thank you. Ingat kayo lagi. Stay safe. At stay healthy on tracking. Peace up guys. Bye. Lakai Pinoy Tracker.